Talong ang isa sa mga gulay na kumamunga marami. Lalo na yung mga bagong variety ngayon ng talong. Madali pa itong itanim. Mabilis ding lumaki at mamunga at mahaba pang buhay. Pero sa kabila ng katangian ng talong na marami mamunga, marami pa rin sa bunga ng talong nasisira na umabot ng 20% hanggang 90%. At kung minsan pa nga halos wala nang maani dahil sa sira. Dahil ito sa pangunahing insekto ng talong, yung eggplant shoot at fruit borer. Ito ngayon na matutunghayin nyo sa video ito kung paano puksayin ang eggplant fruit at shoot borer, o EFSB. Ang EFSB o eggplant fruit at shoot borer ang pangunahing insektong sumisira sa bunga ng talong. May apat na yugto ang buhay ng eggplant fruit at shoot borer. Ang unang yugto ng buhay ng EFSB itlog. Pagkaraan naman ng 3 hanggang 5 araw magiging larba siya. Kapag larba na ang EFSB, ito ang yugto ng kanyang buhay na pinakamapanira siya. Dahil kinakain niya yung loob ng bunga ng talong at yung talbos ng puno ng talong. Na nagiging sanin ng pagkalanta o pagkamatay ng talbos ng talong. Pagkaraan naman ng 12-15 days na paninira niya, magiging pupa naman siya at kukun. Ito naman yung yugto ng kanyang buhay na pinaka-cute siya at pwede siyang gawing laruan. At pagkaraan ng 7-8 araw na pagiging kukun at pupa niya, magiging adult naman siya. Ito naman ang yugto ng buhay ng EFSB na nagpaparami sila. Kahit 2 hanggang 5 araw lang siyang nabubuhay, pero kaya niyang mangitlog ng 1-3 daang itlog na pwede na naman maging larba at sumira ng talbos at bunga ng talong. Ganyan umiikot ang buhay ng EFSB o eggplant fruit at shoot borer. Ngayon dumako naman tayo kung paano puksayin ang EFSB. May iba't ibang paraan kung paano puksayin at kontrolin ang EFSB o borer ng talong. Pero ang pagkarino ang ginagawa ng maraming magsaka para puksayin ang EFSB, ang paggamit ng chemical pesticide. Dahil isa ito sa pinakamadali at pinakamabisang paraan para puksayin ang EFSB. Isa nga sa pinakamabisang pamuksa ng EFSB o yung uod ng talong, itong Prebaton. Medyo may kamahalan nga lang, umabot ito ng 850 pataas. Available naman ito sa agricultural supply sa inyong lugar at sa mga online shopping tulad ng Lazada at Shopee. Ang problema naman natin sa chemical pesticide na immune ang mga insekto. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung chemical pesticide na ginagamit natin ng tuloy-tuloy. Para maiwasan natin yung pagka-immune ng EFSB, gumamit tayo ng iba't ibang klaseng systemic insecticide na magkaibang active ingredient, group number at mode of action. Tulad itong Prebaton na kung maaari gamitin lang natin ito ng 2 beses sa isang season para maging mabisa. Saka tayo ngayon gumamit ng chemical pesticide na ibang active ingredient sa Prebaton at magkaiba rin ng mode of action. Tulad itong Gold Insecticide, magandang pang alternate sa Prebaton dahil magkaiba sila ng active ingredient at mode of action. Pero pareho silang green level at mabisa sa EFSB. Ngayon pag napansin nyo nang na-immune na yung uod sa Gold Insecticide, subukan nyo nang pag-combine ninyong dalawa, yung Gold saka Prebaton. Kapag na-immune na naman ang uod sa kombinasyon ng Prebaton at Gold, magtingin na naman tayo ng ibang systemic insecticide na pwedeng alternate sa Gold at Prebaton. Na ibang active ingredient, group number at mode of action sa Prebaton at Gold. Tulad itong Exol 60 EC, Steward 30WD, at itong Ascent Insecticide. Yan ang ilan sa mga systemic pesticide na pwede natin pagpalit-palitin para hindi ma-immune ang mga uod. Mabibili ang mga ito sa mga local agricultural supply sa inyong lugar at sa online shopping tulad ng Lazada at Shopee. Dito na po nagtapos yung video natin, sana meron pong naitulong ito sa inyo. Pero bago ko lubusang tapusin, sana huwag niyong kalimutang taniman ng pindot at subscribe button at notification bell para laging updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain tayo ng Panginoon.